Unfortunate na pangyayari nga sa young star ng Charlotte Hornets na si LaMelo Ball. Nagkaroon nga siya ng sprained ankle matapos niya nga maapakan ang paa ng defender. Natahimik nga ng bigla ang buong arena, pati na nga rin yung maingay at very ganado na Hornets reporter ay natahimik nga rin. Matapos nga ng ilang minuto na paghiga neto ni LaMelo Ball sa sahig ay a good news dyan ay tumayo naman itong si LaMelo Ball at naglakad sa kanyang sarili lamang pabalik sa locker room. Isang magandang sign ngayon kapag na-sprain mo ang iyong ankle kapag kinaya mo pa maglakad sa sarili mo. Ibig sabihin lang no na hindi yon ganon kaseryoso. Kaya naman get well soon para nga kay LaMelo at hopefully makarecover siya ng mabilis at maging ready na nga siya bago pa magumpisa ang regular season ng Hornets. At sa ating next balita naman ay eto ngang magandang sinabi ni Patrick Baldwin Jr. Natanong nga siya about sa ginawa ni Draymond Green kay Jordan Poole. At ang naging magandang payo niya nga ay as a basketball team nga daw ay dapat i-take nila yung pangyayaring yun. Lunukin na lamang at mag-move forward. Mag-move on na nga daw sila at push together na magkakasama. Yan nga ang pagpapakita niya ng maturity as a very young player. Rookie pa nga lang daw pero maganda na ang mentality, sabi ng maraming Warriors fans. At yan naman talaga dapat ang gawin ng Golden State Warriors. Mahirap nga na mag-alis ng isang player na key sa iyong championship run last season. Si Draymond Green man yan or si Jordan Poole. Vital part itong si JP sa opensa nga ng Golden State Warriors. At vital part ito rin si Draymond Green mga idol sa depensa. Hindi lamang last season pati na nga rin nung una pang championship nila. Kaya nga mga idol, hopefully ay malagpasan ito ng Golden State Warriors at sa dulo ay magkakasama pa nga rin sila. Pero ngayon nga para na sa ating panghuling balita, etong si Coach Darvin Ham ay balak na ngang ipakita ang tunay na potensyal, ang tunay na lakas ng team ng Los Angeles Lakers. Sabi niya sa last two preseason games nga daw nila, they will be pretty real. Gagamitin nga daw nila yung dalawang natitira nilang preseason game at ititreat nila yon as a regular season game. Meaning yung kanilang lineup ay para ng sa regular season. Papakita na nga nila mga idol kung ano ba ang balak talaga nilang gawin sa regular season. Ibig sabihin, mas palalaruin niya na itong si LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Patrick Beverly, sila Kendrick Nunn at yung kanilang mga veterano para nga maging handa na sila sa regular season. Sabi pa nga neto ni Coach Sham na kinoconsider niya nga daw talaga itong si Anthony Davis na ilagay sa 5 position, sa center position. Dahil mga idol kahapon sa Golden State Warriors ay nakita natin na magandang resulta kapag si AD ay nasa 5 spot. Grabe nga ang spacing na naibibigay nito at si Kendrick Nunn ang nagbenepisyo dyan kahapon. 21 puntos nga ang kanyang tinala in a limited playing time. So abangan nga natin sa Webes alas 10 ng umaga laban sa Timberwolves kung ano ba talaga ang capability na itong team ng Los Angeles Lakers kapag nga ginamit na nila ang kanilang totoong lineup.